sa banal sakdal, napaka malinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit, ang bahin at awitan. Puso'y buksan. Sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata, purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawi tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang santuario. Purihin natin Siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen! Atin na pong walang sawang ipapailang lang sa ating Panginoong Heso Kristo ang patuloy po nating mga pagpupuri sa Kanyang marangal na pangalan sa pamamagitan po ng ating pagpapailang lang ng ating mga pag-aawitan. Ang una po nating aawitin ay numero 21 sa atin pong mga imnaryo. Tayong kawal ni Kristo Jesus na marangal na hiluhasa sanglibutan, ang banal na gawain nating ina siyang papatnubay sa
Panginoong Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang Panginoong Heso Kristo. Susunod po nating aawitin ang numero 31 sa atin pong mga himnaryo. Iglesia ang inilita sa Diyos, sa Diyos. Ito'y kay Kristo Jesus, may dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang tunay at pinakamakapangyarihang Diyos sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po namin, pagkatapos po nakaringgan mo po kaming muli ng pag-aawitang nagmula po sa kaibuturan ng aming mga puso,
Bagaman hindi po marilag ang aming mga tinig, ipinailang lang namin sa iyong banal na pangalan, sa iyong kaitaasan sa langit, sinasampalatayanan po namin na tinatanggap mo po na katulad sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Panginoon po naming Heso Kristo, Ikaw ang nag-iisa at Diyos na buhay na pinagtapatan ka po, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel na sa mga huling kapanahunan po naming ito, Ikaw din po ang tumawag sa aming mga minamahal na ama at ina. Kami na kanilang mga anak ay naging mga saksi kung papaanong Ikaw po ay kanila rin namang pinagtapatan ng kanilang buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay hanggang sa kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa aming mga paniniklohod sa Webes po ng gabing ito, tanggapin mo po ang aming walang katapusan at mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoon po naming Heso Kristo, na sa maraming mga araw na nagdaan, pinatnubayan mo po kami at iningatan, patuloy mo rin pong pinalalakas at pinagagaling ang aming pangangatawan. At maraming maraming salamat po sa iyo, Panginoon, na patuloy mo rin pong pinaiinom kami at pinakakain ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Dinaragdagan mo po ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Heso Kristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Nalalaman mo po at hayag sa iyo kung papaanong isinakabuhayan naming mga mag-aanak, mga magkakaibigan at mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang aming mga hiram na buhay sa mga araw na nagdaan. At inaamin namin sa iyo, Panginoon, hindi pa po namin maabot-abot ang iyong mga banal na kaluwalhatian at sanhi ng aming pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang, malimit mo pa rin masulyapan kami sa sari-saring mga kalikuan at mga pagkukulang. Datapwat, humihingi kami sa iyo ng kahabagan na alang-alang po sa Webes ng gabing ito, na inaasahan naming Ikaw po ang muling titindig sa aming kalagitnaan at magtuturo sa amin. Nalalaman namin kinamumuhian mo, hindi mo tinatanggap ang panalangin, ang pagsamba ng mga taong lipos ng mga kasalanan. Maawa ka sa amin, Panginoon, higit na nga sa amin na nagsitanggap ng banal na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Idinadalangin namin sa iyong patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang mga kasalanan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, itindig mo po sanang muli sa aming kalagitnaan sa Espiritu ang iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Gamitin mo po lamang ang kanyang bibig at ang kanyang labi. Linisin mo po, banalin mo po ang kanyang puso at ang kanyang isipan, at ihulog mo po sana sa kanya ang lalong maraming mga kaalaman, kaliwanagan ng kahiwagaan ng iyong kaharian sa langit.
At kung ito po ay mapakinggan naming lahat, ito po ang magsilbing sandigan ng aming mga kaluluwa. Panampalataya na namin, matayo kami sa malaking bato ng aming mga buhay, makapanatili kaming naglilingkod sa iyo hanggang sapitin po namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, habang kami nagsisipakinig, dalawin mo nawa kaming lahat sa loob ng amin-aming mga tahanan. Hipuin mo nawa ang aming lupang pangangatawan, lalo na nga po ang maraming sa amin ay pinasapitan mo ng sari-sarit mabibigat na karamdaman at ng sari-saring mga kahirapan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Abang Diyos, maawa ka sa aming lahat. Palakasin mo pa po sana kami. Pagalingin mo po ang nasa banig nararatay sa mga banig ng karamdaman. Ibangon mo nawa silang lahat at kung ang kanilang mga pagkakasala sa iyo ang naging sanhi ng kanilang kadalamhatian, kami po, Panginoon, sumasampalatayang diringgin mo ang aming samot mga panalangin, patatawarin mo rin po sana silang lahat, at habang sila'y nabubuhay, tatanglawan mo rin po sila ng ilaw ng kaliwanagan ng iyong mga katotohanan. Amang Diyos, maawa ka sa amin na patuloy na pong tumatanda, nanghihina, at nalalaman naming malapit na kaming matulog sa banig ng aming mga libingan. Pangunahin na, Panginoon, ang iyong hamak na lingkod. Gayun din ang aking kabyak na si kapatid na Rosita, ang aking mga kasama sa paglilingkod sa iyo, katulad po ni kapatid na Prospero at kapatid na Glenda, ni kapatid na Expectation Valencia. Huwag mo rin sanang pababayaan ang mga kapatiran namin sa Florida, sina kapatid na Mary Jane Hernandez, ang mga naroon sa Las Vegas na tulad po ni kapatid na Mercedita Haney. Dinadalangin namin sa iyo silang lahat, sampo ng mga kapatiran namin at mga kaibigan na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na lingkod. Sinasampalatayanan po namin, ipatatagos mo rin ang iyong pagpapala at pag-iingat sa kanilang lahat. Sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen! At ngayon po, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig sa buong sanglibutan, na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago ng Diyos sa huling araw, Daniel 12:4. Sa huling araw, lalago ang karunungan sa pamamagitan nga po nitong internet, Facebook, YouTube at iba't iba pa. Tayo po ay nakakarinig sa araw at oras na ito ng Huwebes ng mga banal na aralin na nais ng Diyos na unahin natin at pakinggan, sapagkat ayon kay Apostol Pablo sa Romanos Kapitulo 10, versikulo 17, ang pananampalataya ay dumarating po sa pakikinig. At ang pakikinggan natin ay ang mga salita ng Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo mula po sa banal na kasulatan. Tawagin na po natin ang ating mga mahal sa buhay, ayusin na natin ang ating tahanan, at kung may panauhin po tayo ay ipag-anyaya natin ang Panginoong Hesukristo, ang katawan ng Diyos, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Huwag po nating ikakahiya, sapagkat nasa Panginoong Hesukristo, sa kanyang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, naririto po ang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Basahin po natin ang Kolosos 1:14, na siyang kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating mga kasalanan.
Kunin na rin po natin ang ating Bibliang English. Kung baga maaari, kung mayroon tayo ang King James Version 1611 at ang Bibliang Tagalog 1905 na ibinigay sa atin ng mga Amerikano noong 1905 na ito po ang kinasihan ng Diyos ng katotohanan. At maliban po sa Bibliang ito, ang mga Biblia po ng halos masasabi kong lahat ng iglesia na itinayo ng tao, napakadami po ang pagkakalisya o pagkakamali. Ang atin pong pinakapaksa ay mula po sa aklat ni Job. Kung bubuksan po natin ang pangkat, 42 at talatang 17. In the book of Job, chapter 42 and the verse is 17. So Job died, being old and full of days. Sa Tagalog po, gayon namatay si Job, na matanda at puspos ng mga kaarawan. Dito po sa paksa natin, meron pong ibig na liwanagin ang Diyos. Ang una po nating maitatanong, sino ba itong Job na ito o Job na ito? At bakit siya po ay napuspos ng mga kaarawan? Siya raw po ay naging matanda at puspos. Matanda na, puspos pa ng mga kaarawan. Ano ba ang lihim sa kasaysayan ng buhay nitong lalaking si Job? Kaya nga po bilang pagpapasimula, atin munang itatanong, ano ba ang ibig na ipaalaala sa atin ng Diyos sa kasaysayan ng buhay nitong lalaking si Job? At hindi lamang po si Job, masasabi nating ang lahat ng kasaysayan ng buhay ng mga banal ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Ano nga po baga ang ibig ituro nito sa atin at bakit napasulat ang kanilang mga kasaysayan? Pabayaan po natin ang isang apostol ng Panginoong Jesucristo na tinawag niya na walang iba kung hindi ang lalaking si Apostol Pablo. Buksan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa kanyang Kapitulo 10, Versikulo 6. Ang mga bagay na ito nga ay pawang naging mga halimbawa sa atin. Ito daw pong mga bagay na ito ay naging mga halimbawa sa atin. At nalalaman natin, kung nasusulat ang mabubuting mga bagay sa buhay ng mga unang mga banal, nakasulat din po ang mga masasamang mga pangyayari ayon po sa mga kasaysayan ng Biblia. Nanyan po ang mga masasamang mga anak din naman Diyos, ang masasamang mga lingkod niya na hindi nagsitalima, tulad po ng Israel sa kanilang 40 paglalakbay sa ilang, hindi naman po lahat nakarating sa lupain ng Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata. Ang iba po ay nangamatay habang sila'y nangaglalakbay at pinatay sila ng Diyos. Ngunit ang ating banal na paksa sa Huwebes po ng gabing ito, ang kasaysayan nga po ng buhay ni Job. Ang wika ni Apostol Pablo, ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin. Bakit ba? Ito ay kailangan nating pakinggan, basahin at pag-aralan
At ano ang halimbawa na makukuha natin sa kanilang mga kasaysayan? Sa Romanos Kapitulo 15, Versikulo 4, si San Pablo din po ang magpapaliwanag. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat, nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Ito po pala ang magbibigay sa atin ng karunungan, kaalaman para tayo matuto sa ating mga buhay sa huling araw na ito. Ngayon, ano ang pagpapatunay pa man din ng Biblia na talagang ang lahat ng tao, kumbaga maaari, kailangan tayong magbasa ng banal na kasulatan? Para daw po, yung nababasa natin, kasaysayan ng mga unang mga banal, maging halimbawa sa atin at matuto tayo. Ang ibig lang sabihin, yun ay gagamitin natin para tayo ay maging banal din naman at maging mga sakdal sa paningin ng Diyos. At alam natin, sa ikalawang pagparito, ang mga karumal-dumal, ang mga masuwayin, ang mga hindi nagkaroon ng mga gawang kabanalan, eh hindi tayo makakapasok doon sa ipinangangako na buhay na walang hanggan. Bakit nga kailangan tayong magbabasa, makikinig at mag-aaral ng Biblia? Buksan natin ang aklat ni Apostol Pablo na isinulat kay Timoteo. Sa kanyang ikalawang aklat, Kapitulo 3 at Versikulo 14 hanggang 17. Dadapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Ito, talagang mag-aaral tayo. At sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo na kung kanino, yamang nalalaman mo na kung kanino mo nangatutuhan. Tinutukoy ni Apostol Pablo kay Timoteo, nalalaman mo na kung kanino. Nagmula, mga kapatid, ang iyong mga napag-aralan, ang iyong natutuhan sa makatidbaga sa ating Panginoon Diyos, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Totoo po ba gayan? Ituloy natin ang pagbabasa 3:15. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Dito po, eh hindi po sanggol o yung bagong panganak na bata si Timoteo. Ibig ko po sanang liwanagin, eh hindi po pwedeng turuan, hindi pwedeng magbasa, makinig at mag-aral ang isang sanggol. Ang ibig lang sabihin ni Apostol Pablo, ito po ay figurative speech. Ang ibig sabihin, paglalarawan kay Timoteo na mula nang siya ay bata pa, nalalaman na ang mga banal na kasulatan. Nung siya ay, siyempre, nung siya ay nasa kabataan na marunong na siyang makinig, marunong na siyang magbasa at magsulat. At alam na niya kung alin ang tama at mali. Kaya nga, nang iyong kabataan, mula sa iyong kabataan o pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan sa pagpapadunong sa iyo sa ikal. Ito po ang mahalaga eh. Kailangan pala tayong mga tao ay marurunong. Bakit? Sa ikaliligtas. Kung hindi tayo marunong, hindi tayo maliligtas. At ang tinutukoy dito, kaligtasan sa impyerno. Dapat malaman natin, mga nakikinig, mga mahal ko sa buhay, ang lahat ng aking mga mahal sa buhay, mga anak, mga manugang, mga apo na nasa Pilipinas, nalalaman kong nakikinig kayo at lahat ng aking kamag-anak, lahat ng mga kaibigan ko sa buong sanglibutan, at lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Malibang tayo po ay makinig nang itinuturo sa atin, binabasa sa atin, para tayo maging marunong, ay hindi po tayo makakarating sa langit.
Mula ng iyong pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan sa na makapagpapadunong sa iyo bakit kailangang maging marunong sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Eh kaya lang tayo nagkaroon ng pananampalataya, eh, nakinig tayo. Kaya nga Romanos 10:17, ang pananampalataya ka ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ang pinakikinggan natin, pinag-aaralan ay mga salita ng ating Panginoong Jesucristo para tayo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. At nalalaman naman natin, maraming ulit na nating napapakinggan, kung ano ang pananampalataya na ibig ng Panginoong Jesucristo na pagkakilala natin sa Kanya. Sa San Juan Kapitulo 14, versikulo 1, huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Huwag tayong matataranta. Huwag tayong magkakaroon ng tinatawag na pag-aalinlangan. Juan 14:1, huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo, ito ang pananampalataya sa Panginoon. Magsisampalataya kayo sa Diyos, yung Diyos Ama, yung Espiritu, walang laman at walang buto. Magsisampalataya kayo sa akin. Sa makaduwid, maliligtas tayo, nabasa natin, napag-alaman natin, na kailangang sumampalataya tayo sa Ama, sa Diyos, at sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sa 10:30 rin ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan po. Yan ang ating pananampalatayanan na ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Ama, siya rin ang Diyos, ang Espiritu Santo na nagkatawan tao. Kaya nga sinasabi niya eh, 14:6, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga, ang mga tunay na mananamba, yung makakarating sa Ama o sa langit, na sa pamamagitan ng Ama at ng Kristo, na ito ang katotohanan, sa 4:23 ng San Juan din po, dumarating ika ang araw at ngayon nga ay dumating na, na kinakailangan o hinahanap ng Diyos sa 4:24 na ang mga tunay na mananamba sa Kanya, sambahin siya sa Espiritu, ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Yung katotohanan, siya ang ating Panginoong Jesucristo, katunayan na ang Diyos ay nagkatawan tao. Maliwanag po sa atin. Kaya nga, sa 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo. Ayan, kaya tayo natututo ng lahat ng kaparaanan ng kabanalan dahil sa Biblia. Sa ikatututo na nasa katwiran. Bakit? 3:17 ng unang ikalawang Timoteo din po. Upang ang tao ng Diyos, tayo. Kung sinasabi nating tayo ay tao ng Diyos. Kung bautisado tayo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung tayo ay mga tunay na mga anak ng Diyos, upang ang tao ng Diyos maging sakdal. Tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Hindi po tayo papasok sa langit kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kung hindi tayo nagsasaliksik, huwag nating ipaalipin sa sinumang mga tao ang ating kaluluwa. Eh, nakakalungkot po. Eh, maraming mga tao, kahit na kung ano-anong pinagtututuro sa kanila na wala naman sa Biblia, eh, huwag naman kayong magagalit. Eh, napakarami po. Sindami ng buhangin sa dagat, sumasamba sa mga larawan. Sinipa ang Diyos. Pinalitan ng Panginoong Jesucristo ang kanilang mga leader, itong mga iglesyang tayo ng tao, yung kanilang mga pinaka-leader, tinatawag nila na Vicarius Filii Dei, kahalili daw ng Diyos. At yung iba naman, eh, sugong anghel, yung kanilang mga obispo, yung iba naman, ang kanilang mga obispo, leader nila,
Eh, diksyonaryo daw ng Biblia, mas matalino pa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, mag-aral tayo, mga kapatid. Huwag nating gawing alipin ang ating mga kaluluwa sa mga aral, utos ng mga tao at ng mga demonyo. Tito 1.14, huwag tayong makikinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao sinsay sa katotohanan. Katulad na nga po, kung babasahin natin ang unang Timoteo 4.1-5, eh maraming mga tao tumalikod sa katotohanan at sila po, mga kapatid, ay nagsisunod sa mga liko at mga aral na walang katotohanan. Tulad ng mga iglesia na ipinagbabawal ang pag-aasawa at mga relihiyon na ipinagbabawal ang pagkain ng karne. Yan ang mga vegetarian daw. Nalalaman po ninyo ang inyong ang aking mga binabanggit na yan ay nakikita natin sa huling araw na ito. Ngayon, eh sino nga po baga? Balikan natin ang ating pag-aaral, ang ating paksa. Sino ba itong Hob na ito na siyang pinakatampok ng ating aralin sa Huwebes po ng gabing ito? Buksan po natin ang unang-unang bahagi. Kapitulo 1, versikulo 1 ng Hob. May isang lalaki sa lupain ng Ush na ang pangalan ay Hob. Putulin ko po muna, ito pong Ush na ito, ito po ang pangalan noong bansa o bayan na kanyang kinaroroonan. Ito po eh talagang matatawag nating legendary. Yung Ush, saan po baga ito matatagpuan kung pag-uusapan natin eh sa huling araw na ito? Eh sinaliksik po natin ang tinatawag na banal na kasulatan at gayon din naman yung mga tao, yung mga pantas na gumawa ng tinatawag na geography. Binuksan po natin ang online Wikipedia at ang Ush. Ito daw po, Ush include more Southern Arabia. Ang Ush daw po ay napapasama sa tinatawag na timugan ng Arabia. Arabia po pala ito. Originally, oh, legend eh. Especially Dhofar and said to be the home of the original Arabs. Ito po pala yung napakaganda na pag-aralan. Yung palang Ush, na doon ang bayan ng lalaking si Hob, ito pala ang pinanggalingan ng tinatawag na mga Arabo. At ito rin daw po, it's also called Bashan in modern day southern Syria. Aba eh, naroon din po pala ito sa tinatawag na timugan ng Syria. Ibig lamang sabihin ito, nandun sa Saudi Arabia ako, at malapit at naroon din sa Syria, western of Jordan, Arabia east of Petra, Jordan, and even in modern day is called Uzbekistan. The name Uz is mentioned several times in the Bible. Yan po lamang ang aking masasabi na kung saan po naroon itong bansa o bayan ng Ush na sa ating pinag-aaralan na tinitirhan ng lalaking si Hob. Sa madalit sabi, ito po ay nasa timugan ng Saudi Arabia, ng Arabia at ng Syria. At tinatawag din daw po ito na Uzbekistan sa panahon natin ngayon, 2018. Itutuloy ko po ang pagbabasa. May isang lalaki sa lupain ng Ush na ang pangalan ay Hob. At ang lalaking yaon, sakdal, ay banal po pala. Sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. Anong una nating napulot, napag-aralan sa lalaking si Hob? Ito po ay tagaroon sa tinatawag na Ush. Sa ngayon, ito ang Uzbekistan
nandoon daw po sa timugan na bahagi ng Arabia at ng Syria. Ito raw po ay natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. E dito lamang ay may natutuhan na tayo. Kailangan pala tayong mga tao, magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos. At ang natatakot sa Diyos, katulad ni Job, lumalayo sa kasamaan. Eh, wag naman po tayong magagalit. Eh, sa katunayan po, halos tayong lahat ng mga tao. Sa halip na lumayo sa kasamaan, alam naman natin kung ano yung mga kasamaan. Sa mga aklat ng gawa ng laman, na isinulat ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, ang dami po yan po ang mga gawa ng laman. Kasama na po dyan ang pambababae, paglalasing, pagsusugal, pagmumura, pagkamuhi, pagkakampi-kampi. Ang lahat po ng gumagawa ng mga kasamaan ay hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Itong si Hob, na nasa Us, natatakot po sa Diyos. Lumalayo sa masama. May natutuhan na tayo dyan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa 1-2. At may ipinanganak sa kanya na 7 lalaki at 3 anak na babae. Ang kaniyang pag-aari, meron daw pong 10 anak si Hobo, at ang kanyang pag-aari ay 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkakatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. Anong nakuha natin? Wala pong katulad si Hob. Dahil nga po siya ay banal, siya po'y natatakot sa masama, lumalayo sa masama. Siya po ay, wika nga ay nagpapakasakdal sa paningin ng Panginoon. Isipin ninyong pinagpala siya ng Diyos. Binigyan siya ng 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 magkakatuwang na baka, 500 asno, isang totoong malaking kaya sangbahayan. Wala siyang katulad sa kanyang bayan ng Us. Siya lamang ang makikitang pinakamayaman, katangi-tangi, at itong lalaking ito ay naging isang huwaran ng dako na kanyang kinaroroonan. At bukod sa mga kayamanan, pinagkalooban siya ng 7 lalaki at 3 anak na babae. At itong mga anak niyang ito, ayon sa kasaysayan ng kanyang buhay, magagandang mga lalaki at magagandang mga babae. Ngayon, ituloy natin Kapitulo 1, versikulo 6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon at magsisiharap sa Panginoon, yung mga anghel ng Diyos, na si Satanas ay naparoon din naman nakasama nila. Dito, meron tayong natutuhan. Sa langit pala, meron palang tinatawag na roll call ng mga anak ng Diyos, ng kanyang mga anghel. Naparoon ika sa Diyos. At si Satanas ay naroon din. Meron po tayong natutuhan. Pati pala si Satanas, alam naman natin lahat naman ng bagay ginawa ng Diyos. Pati nga itong si Satanas. Alam natin ang kasaysayan ni Satanas. Si Satanas ay isang anghel din na mga utusan ng Diyos. At alam natin kung paano sumama itong si Satanas, bagaman wala doon ang ating pag-aaral, sasauyan ko. Ito ang tinatawag na kerubim. Siyang pinaka-supervisor sa lahat ng anghel sa langit. At pumasok nga sa puso nitong si cherubim na kumuha siya ng mga kasama niyang mga kapwa niya anghel at sila'y naggrupo-grupo. Kumbaga sa huling araw na ito ang mga nag-i-strike, ito ang mga lumalaban sa pamahalaan na dahil nga gusto nilang sila ay magkaroon din ng poder kamukha ng Diyos. Ang ibig kasi ni cherubim,
siya ay maghari, pumalit sa Diyos, kinumplot niya kanyang tinawagan ng pansin yung kapwa niya, mga anghel, at ayon sa kasaysayan ng kanyang napatala sa Biblia, eh marami siyang nakuhang mga kapwa niya anghel, at sila nga po ay sinakop nila, ibig nilang ibagsak ang Diyos. Dadapwat, hindi sila nanalo, natalo sila ni Archangel Miguel. Yan pong Miguel, ang ibig lang sabihin, my God, my El, Miguel, my, me, ako, God, aking Diyos, natalo sila ni Angel, Archangel Miguel, o ng Diyos, ng aking Diyos, ng ating Diyos, itinapon lahat sila sa lupa. Ginawa silang mga masasamang mga espiritu. Ngunit, sila man po ay nagre-report sa Diyos. At ng pagkakataon ngang ito, ano ang sumunod na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga anghel? Una na nga kay Satanas. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pagmanhik manaog doon. At sinabi kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Dito'y meron tayong natutuhan, ang mga anghel nagmamanhik manaog. Sila po ang mga taga-tanaw. At sa ibang mga talata, ang wika doon, ang mga anghel ng Diyos ay humahanga sa buong palibot ng lupa. Merong mga mabubuting mga anghel, yan ang mabubuting espiritu na gumagabay sa mga anak ng Diyos. At meron pong masasamang mga espiritu. Ang pinuno nila, si Satanas. At ang ginagawa nitong mga masasamang anghel na ito, pinapatay ang kaluluwa ng mga anak ng Diyos. Kaya nga dito, ang wika ng Diyos kay Satanas, ibang ginalaw, pinansin ang lingkod ko na si Job, walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, 1:8 ng Job. Ang sagot ni Satanas, 1:9, nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Ang ibig sabihin ni Satanas, yung iyong anak na si Job, kaya lamang iyan, kaya lamang iyan ay naglilingkod pa sa iyo, sapagkat binibigyan mo ng kabuhayan. Pinasasagana mo ang kanilang mga wika nga, kabuhayan sa lupa. At wala na sila talagang kakailanganin pa. Kaya nga, sabi ni Satanas, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya? 1:10, kinulong siya ng kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako. Iyong pinagpapala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumadami sa lupa. Ang wika ni Satanas, ngunit, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. Hinamo ni Satanas ang Panginoon Diyos at sinabi, dahil tinatangkilik mo, hindi mo pinababayaan, kinukulong mo siya ng pagpapala ang kanyang buong sambahayan, pero galawin mo siya, ang wika ni Satanas, ng iyong kamay. Tignan natin, galawin mo ang kanyang mga tinatangkilik, ang kanyang kabuhayan, at itatakwil ka niya. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Ang ibig sabihin, binibigyan kita ng kapangyarihan. Subukin mo ang aking anak na si Job. Binibigay ko sa iyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Huwag mo lamang gagalawin ang kanyang buhay. At gayon nga,
lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon? Ang ibig sabihin, bumaba sa lupa at kanya nang susubukin kung gaano ang ikatatagal sa paglilingkod ni Job sa ating Diyos. Ngayon, ano nga ang nangyari? Sinubukan ba? Paanong paraan? Sinubukan ni Satanas ang lalaking si Job. 1:14, na dumating ang isang sugo kay Job. Ito po, ang ginawa nga ni Satanas nang makapag-report na siya at binagyan na siya ng kapangyarihan para sirain ang ibagsak ang kabuhayan ni Job. Dito'y may natutuhan tayo. Ang gumagawa ng paninira sa ating mga kabuhayan, tayong mga tao, lalo na kung tayo anak ng Diyos, yan po ay walang iba kung hindi si Satanas. Ngunit, bago sirain, humihingi muna ng tinatawag na go signal, kapahintulutan. Na kung liliwanagin lang, hindi tayo maibabaksak ni Satanas o ng kadiliman kung walang kapahintulutan na galing sa Diyos. Ito po, Job 1:14. At dumating nga ang isang sugo kay Job at nagsabi, mga tauhan ni Job, ang mga baka ay nagsisipag-araro, ang mga asno nagsisisab-sab, dinaluhong ng mga sabeo. Putulin ko po muna. Pagkatapos na humingi ng kapahintulutan si Satanas, ibinigay sa kanyang kamay ang kabuhayan ni Job, eto na, isang mga tagapamahala ni Job sa kanyang mga hayupan, nagsabi na, ang mga baka nagsisipag-araro, ang mga asno sumasab-sab. Dinaluhong ika ng mga sabeo. Yung mga sabeo, yun ay mga kalaban ng kaharian ng Hus na nakapalibot sa kaharian ni Hus, at ito ay mga makapangyarihang mga wika nga mga tao, at dinaluhong ika at pinagdadala kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga kabataan, ang mga bataan, ibig sabihin yung mga tagapagbantay, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Winasak po, pinagpapatay yung mga tinatawag na mga hayupan ni Job. At habang nagsasalita pa, samantalang siya'y nagsasalita pa, yung tauhan, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos, nalaglag mula sa langit, sinunog ang mga tupa. Ito po, meron tayong natutuhan dito, si Satanas may kapangyarihan magpabagsak ng apoy na galing sa langit. Isipin niyo yan? Di ba napakagandang karunungan itong ating pinag-aaralan? Dito'y merong kapangyarihan si Satanas na tinanggap sa Diyos, merong signal na magpaulan ng apoy doon sa us. Ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan, sinunog pati mga tauhan, pinagsusupok. Ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. At samantalang siya'y nagsasalita pa, dumating naman ang iba, nagsabi, ang mga kaldeo, ito po, kalaban din ito ng uso, ang mga kaldeo ay nagtatlong pulutong, nako po, nagtatlong pulutong dumaluhong sa mga kamelyo, pinagdadala, pinagpapatay ng talim ng tabak, ang mga bataan, ayan, at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo, at samantalang siya'y nagsasalita pa, dumating naman ang iba, nagsabi, ang iyong mga eto po ang malupit, itong masakit, ang iyong mga anak na lalaki at mga babae nagsisikain at nagsisiinom, nagkakaroon ng tinatawag na party. Yung 10 magagandang mga anak niya, 7 mga lalaki at 3 babae, sila'y nagsisiinomika ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, at narito dumating ang malakas na hangin. Nako po, malakas na hangin naman
ang ginawa ng lala ng Satanas na ito. At silang lahat, ano po ang nangyari? Ang wika ng mga banal na kasulatan, mga kapatid sa aklat ni Job, at narito ang wika, dumating, umihip ang malakas na hangin, at ang mga anak ni Job ay nabagsakan ng mga tolda o ng kanilang mga kubol, mga ginigiliw na mga tagapakinig po namin nangamatay ang lahat ng mga anak ni Job. Ayon po sa mga tala ng kasaysayan ng buhay ni Job. Kaya nga po, napakalupit ng tinatawag na dinanas ng buhay ni Job. Ngayon, ang itatanong po natin ay ito. Ayon din po sa mga tala ng kasaysayan ng buhay ni Job, tulad nga po ng ating napakinggan, ang ginawang una ni Satanas, ibinigay ang kanyang mga hayupan sa mga kaldeo at sa mga tinatawag na mga sabeo. Nang pagkakataong iyon, nalalaman natin namatay lahat ng kanyang mga hayupan, yung mga tauhan, pinagpapatay din. At pagkatapos po naman, dumating ang tinatawag na pagpatay naman sa kanyang mga anak. Nagpasugo si Satanas ng malakas na hangin ang kanyang mga anak na mga lalaki na magaganda at mga babae. Dumating sa kanila ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang apat na sulok ng bahay, 1:19 ng Job, at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay, at yun lamang nagbalita ang natira. Sa 1:20, nang magkagayon ay bumangon si Job. Pagkatapos na marinig niya ang napakamalupit, kumbaga sa ating mga Pilipino at sa iba't ibang dako ng bansa, dumarating ang tinatawag na malalakas na hangin. Yan po ang mga ipo-ipo. Katulad po dito sa Amerika, marahil nababalitaan natin, napapakinggan, nababasa, pag dumating yung mga malalakas na hangin na yan, wasak ang mga bahay, pati yung mga matitibay na mga bahay dito pag dinaanan ng tornado. Yan, malalakas na hangin yan. Mga kapatid at mga magulang, walang natitira. Patay lahat. Mga kapatid, kaya nga, nang mabalitaan ni Job, ang mga bagay na ito, 1:22, sa lahat ng ito, ay hindi nagkasala si Job, 1:22 ng Job, at inari mangmang ang Diyos. Itong maganda sa lalaking si Job, pagkatapos na mapakinggan niya, nangamatay na, kinuha na ang lahat ng kanyang ari-arian, ng mga sabeo at ng iba pang mga kalaban niya, at wala nang natira, at pati ang kanyang mga anak na magaganda namatay pa habang sila ay nagkakasayahan sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Gayunman, ang wika ng kasaysayan, sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job, ni inariman na mangmang ang Diyos. Ano ba ang ibig sabihin nito? Napakarami nating nakikita, katulad nga sa ating inang bayan, na palaging pinasusuguan ng Diyos ng tsunami o ng malalakas na bagyo at ulan, gayon din ng malalakas na hangin. At nakikita natin, maraming mga
Pilipinong nagdurusa umiiyak. At dahil nga dito ang maraming mga tao, hindi lamang mga Pilipino, dahil nga dito, mga kapatid, ay nagsasabi ang marami, ano bang klase namang Diyos iyan? Kaya nga, mga minamahal naming mga magulang at mga kapatid, ito po ay ibinangon sa atin sabagkat tayo po ay nasa mga huling araw na maraming mga tao, maging dito sa Amerika, ay nagsasabi na wala ikang Diyos. Bakit ika pinatay ng Diyos ang aking anak? Bakit ika ang aking asawa ay ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng mabigat na karamdaman na wala nang kagamutan? Kaya sinasabi, ako ika wala nang Diyos. Ayaw ko nang magkilala. Ayaw ko nang tumawag kay Kristo Jesus. Wala na, wala ikang Diyos, sapagkat kung mayroon Diyos, hindi po ipapahintulot na ako'y mawala ng trabaho, masunog ang aking bahay, malubog sa tubig, sa mga tsunami, ang aking minamahal na mga sa buhay, mga kamag-anakan ko sa laman, ang minamahal ko sa buhay, wala ikang Diyos. That of what she hope, sa kabila ng lahat ng dumating sa kanya, nanatili pa rin siya na ano, mga kapatid, na tapat sa Diyos. Kaya nga, nang mapakinggan ni Job, ang mga wika nga nangaganap sa kanyang mga kabuhayan, lalo na ka nanga sa kanyang pagkamatay ng kanyang mga anak, 1:21 ng Job, sa halip na pagwikaan niya na ang Diyos ay mangmang, na wala ikang Diyos, na ang Diyos ay manhid at hindi pinakinggan ang aking mga panalangin na ingatan ang aking kabuhayan at ingatan buhayin ang aking mga anak. Mga kapatid, ang wika ng Santong Sulat 1:21, may natutuhan tayo sa buhay ni Job. Sinabi niya, hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, at hinapak ni Job ang kanyang balabal, 1:20, at inahit ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa na sumasamba sa Diyos. Napakaganda. Natutuhan natin sa mga banal na kasulatan sa pagbabasa natin ng kasaysayan ng buhay ni Job, na anumang kapaitan, mawala man ang ating mga ari-arian, mawala man maging ang ating pinakamamahal sa buhay na mga anak o mga asawa, mga kapatid at mga magulang, sasambahin natin ang Diyos, magpapasalamat tayo sa Kanya, pupurihin natin siya, mga kapatid, sa kabila ng ating mga kapighatian, hindi natin sisisihin ang Diyos. Ngayon, sa wakas po ng kasaysayan ng buhay ni Job, pagkatapos na mapakinggan natin ang lahat ng mga bagay na ito, meron pa bang dumating na wika nga kapighatian kay Job? Pagkatapos na mawala na ang lahat ng kanyang ari-arian at siya ay naging napaka mahirap na, at pati ang kanyang mga anak, inalis na sa kanyang kamay, nangamatay na ayon sa kasaysayan, ano ang sumunod na nangyari? Job Kapitulo 2, versikulo 1, at nangyari ulit na sa araw ng pagkakaroon, pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, at naroon din naman, nakiparoon din, pumunta rin si Satanas
upang humarap sa Panginoon, mag-report. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot at nagsabi, sa pagparoon at parito sa lupa at sa pagmanhik manaog doon, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Alam ng Panginoon Diyos, winasak na, ibinigay na sa mga kalaban ang mga ari-arian at nagpasugo pa ng apoy na galing sa langit para masupok ang iba pa niyang mga hayupan at mga ari-arian at pati mga tauhan, ipinapatay na ni Satanas, ibinigay sa mga kaaway. Sa ikalawang pagre-report o pagparoon sa langit ng mga anak ng Diyos, mga anghel, pumaroon din si Satanas at siya po ay tinanong ng Panginoon, saan ka nang galing? Satanas, sa pagparoon pa rito sa lupa, pagmanhik manaog doon, at tinanong ng Diyos, ginalaw mo ba si Job na walang katulad niya at natatakot sa Panginoon? At alam ng Panginoon, wala nang natitira kay Job kung hindi ang kanyang pagkatao na lamang, ang kanyang katawan lupa. Kaya nga sumagot si Satanas nang tanungin siya, saan ka nang galing? At nagsabi, sa pagparoon at parito sa lupa at pagmanhik manaog doon. At sinabi ng Panginoon, iyo bang ginalaw? Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Walang gaya niya. Nasakdal at matuwid na tao, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan at namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Ginalaw mo ba ang aking anak at banal na anak na si Job? Alam ng Diyos, wala nang natitira sa kanya kung hindi yung pagkatao na lamang ni Job. Sumagot si Job 2:4 at sumagot si Satanas at nagsabi, balat kum balat. Lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, siya ay nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayon nga ay umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan, pinatubuan, binigyan si Job ng mga masasamang bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo ng ulo, at kumukuha na si Job ng isang bibingga ng palayok. Ibig sabihin ng bibingga ng palayok, alam natin yung palayok, pag binasag mo yon, may makukuha kang bibingga. Ang ibig sabihin ng bibinga, yun ay matigas na bahagi ng palayok upang ipangkayod ng langib at siya'y nauupo sa mga abo. Mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon nang bumalik na muli ang pagpupulong ng mga anghel ng Diyos, anak ng Diyos, kasama si Satanas, alam naman ng Diyos, naubos na ang mga kabuhayan, ang mga hayupan, ang mga halamanan at pataniman, ibinigay na ni Satanas sa mga kalaban, at nagpasugo ng apoy na mula sa langit si Satanas, pinasunog ang mga ari-arian at ang mga bataan o mga tauhan ni Job. At nakita nga ni Job, pati na yung mga anak na magaganda, 7 mga lalaki, 7 at 3 mga babae, 10 mga anak ni Job,
na nagkakasayahan doon sa bahay ng panganay. Nagpasugo si Satanas ng mga apoy na galing sa langit, mga kapatid, at ng malakas na hangin, ibinagsak habang nagkakasayahan ang bahay ng mga ng anak ni Job na panganay. Nabagsakan ang mga anak ni Job at nangamatay. At nang mapakinggan nga ito ni Job, mga kapatid, hinapak niya ang kanyang damit na upo sa abo at sabay na sinabing, "Hubad ako na ipinanganak, hubad ako na babalik doon sa aking wika nga pinanggalingan." At hindi nasumpungan, hindi naringgan ng sinuman, maging ng Panginoon Diyos, na sinisi ni Job ang Diyos sangayon sa tala ng kanyang mga kasaysayan at sa halip na sumpain at sisihin ng Diyos, sinabi niyang purihin ang Diyos. Mga kapatid, na kung liliwanagin, patuloy na siya'y naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sa huling pagkakataon, binigyan ni Satanas ng bukol magmula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At yung bukol na yun eh, nagnanana, nagnanaknak. Kaya nga, kumuha siya ng isang bibinga, yung bahagi na ng palayok upang ipangkayod sa yungib o sa langib Makati yun, sa kanyang bukol. At siya'y naupo sa mga abo habang kinakayod niya ang nagnanaknak na mga bukol magmula sa ulo, hanggang sa kanyang talampakan. At katapos-tapusan, mga kapatid, dumating ang kanyang asawa, ang asawa ni Job, na nagsasabi sa kanyang, "Mga kapatid, ano pa ang natitira sa atin?" Ang wika ng asawa, ho. At nagsasabing, "Bakit naglilingkod ka pa sa Diyos na iyan? Pinabayaan ka na. Pati ang mga anak natin, nangawala na. Ang ating mga bakahan, mga hayupan, ang ating mga halamanan, eh, binigay na sa ating mga kaaway, ang iba'y sinunog na ng apoy na nang galing sa langit." Ang wika ng asawa, "Bakit naglilingkod ka pa sa Diyos na iyan? Itakwil mo ang Diyos. Kung hindi ay mamamatay ka." Ano nga ang sinabi ni Job? Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Namamalagi ka pa sa iyong pagtatapat? Sa paglilingkod sa Diyos mo?" Ang wika ng kanyang asawa, "Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka." Napaka gandang pag-aaral ang itinuro sa atin ito sa Diyos. Eh wala nang natitira kay Job. Pati yung kanyang katawan pinatubuan pa ng bukol magmula puyo hanggang talampakan ng kanyang paa. At parang nakikita ko't nararamdaman ko ang hapde, ang kate ng sugat ng mga bukol na ipinatubo ni Satanas sa katawan ni Job na anak ng Diyos. Eh marahil naaawa yung kanyang anak na yung kanyang asawa na babae, "Job, wala nang natitira sa atin. Pulubi na tayo ang mga kamelyo natin, ang mga kambing, ang mga tupahan natin. Pati na ang ating pataniman ay nangasunog. Ang iba'y ibinigay na sa kamay ng ating mga kaaway."
wala nang natitira sa atin, Hob. Marahil naaawa ang kaasawa ni Hob nang makita niyang ang kanyang kaasawa lugmok na, nakahubad na halos, nakaupo sa abo, at naglilingkod pa rin na nagsasabing purihin ang Panginoong Diyos. Nang makita't marinig ito ng kanyang asawa, itakwil mo ang Diyos, kundi ay mamamatay ka. Mga kapatid, Hob 2:9, nang magkagayi sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat at paglilingkod mo sa Diyos? Itakwil mo na ang Diyos, ang wika ng asawa. Ngunit sinabi niya sa kanya, 2:10, ang wika ni Hob, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba't tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, Hob 2:10, hindi nagkasala si Hob sa kanyang labi. Si Hob ay nakalugod din naman sa Diyos. Kung mabasahin natin ang Hebreo 10:38, ang wika ng Panginoong Heso Kristo, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Mga magulang, si Hob katulad ng mga unang mga propeta ng Diyos. Ang wika pa man din sa Hebreo 10:39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga sa pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Anong wika ni Apostol Pedro sa buhay ni Hob? 1:5, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 1:6, unang Pedro, na ito ang inyong totoong ikinagagala. Na bagaman ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, pinalulumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. 1:7, bakit? Tulad ni Hob, tayo sa uling araw, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, kaysa kayaman na nasisira. Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan tayo sa ikapupurit, ikalulwalhati, ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pedro, katulad ng banal na si Hob, sa huling araw na ito, ang buhay natin ay masumpungan sa ikapupurit, ikaluluwalhati. Kaya nga, bagaman nagkahirap-hirap, bagaman ang kanyang mga anak ay nangamatay, 10 ng kanyang asawa na itinakwil siya, naglilingkod ka pa sa Diyos na iyan? Itakwil mo ang iyong Diyos, ang wika ng asawa ni Hob, kundi ay mamamatay ka. Ngunit ang wika ni Hob, haling na babae, hindi mo ba tatanggapin ang masama at puro mabuti na lamang?
Mga kapatid at mga magulang, gayo namatay si Job na matanda, nalipos ng mga kaarawan. Amen! At ang buhay ni Job, ang mga taon nasusulat na kanyang ipina malagi sa lupa, umabot siya ng 144 mga taon ng kasaganan sa huling mga araw niya na sa kapangyarihan ng Diyos iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas ang mga unang mga banal na katulad ni Job na nahanda upang ihayag sa huling panahon na ito ang totoong inyong ikinagagalak. Bagaman ngayon sa sandaling panahon kung kailangan, pinalulumbay tayo sa mulit-muling pagsubok tulad ni Job upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto at pilak na nasisira, gayon man ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy upang masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Gayon ang inaasahan sa atin sa huling araw na ito upang ikalugod ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pagkatapos na maunawaan natin ang buhay ng lalaking si Job, ano ang inaasahan ng Diyos sa atin sa huling araw na ito na mga anak ng Diyos na naglilingkod? Hebrews chapter 13 verse 16 ang inaasahan sa atin sa huling araw. To do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices, ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pamamahayag. Forget not, huwag ninyong kalilimutan, for with such sacrifices, God is well pleased. Namamahayag tayo, nangangaral tayo, nagpapahayag tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Hebreo 13:16. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay pa hanggang ngayon. Huwag nating kalilibutan ang lahat ng bagay na ito'y galing sa Kanya. Ito nawa ang kanyang ipagpala, ibasbas sa ating lahat, magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen! At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay, at ang pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang ipagkaloob ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen! Purihin ang pangalan ng ating Diyos na si Kristo Jesus magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen! Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.